Good morning mga katik, mga co-viewers. Balik po tayo sa aking trabaho. At dito sa San Juan Amplifier na ito ay di umano'y walang tunog ang kabilang channel. Pinakamay sa akin muna ng isang kaibigan nating shop. At dahil nawala na yung dalawang nag-OJT na sila ang gumagawa nito, ay susubukan ko kung makakaya kong gawin. At kung magawa ko ay di salamat. Kung hindi ko na rin kayang magawa, ay pasensyahan, mahirap. Ang una kong gagawin dito ay mag-voltage bias para malaman kung aling channel yung hindi tumutunog dito. Ito nga yung number 1. Zero yun eh. Number 2 na transistor. Ito yung mga output transistor. Zero din. Yun yung number 3. Zero din ho eh. Zero din po ito ho. Ito yung last, number 4. Zero din po eh. Ito, lipat tayo sa kabilang channel. Ito yung kabila. Meron 0.4. Pangalawa 0.4, ganun din. The same. Ito po yung pangatlo. .39. Okay. Magkalapit naman eh. .39 din. Ito, okay. Pero yung nandito, yan. Ito, gagawin natin ito. Ito may sira eh. Ito nasa left side na akin. Ito, masira. Okay po. Yun ang ating gagawin. Tatanggalin ko muna ang mga koneksyon para mailabas at medyo maalwan kumilos. Walang masyadong sasabit-sabit. Ito yung power eh. Mga koneksyon ito. Tanggalin muna natin ito. Ito mga visual check. At mailabas ko kung bakit nga ba walang bias ito, yung apat na power supply nasa kabilang yun. Bunutin ko muna ang mga ito. Dito, medyo maluwag dito. Visual checking muna tayo. Hanap-hanap ng mga diferensya kung makikita ng naked eye. Ito nga. Nako, kawawa pala ang ginawa sa board dito. Talagang ang mga current path, yung tanso, humiwalay sa okay. Nagkasunog-sunog na. Humiwalay na yung board sa kanyang printed circuit. Ito ang mahirap. Daming jumper. Na pinagdaanan. Tamper na tamper. Tamper dito eh. May nakita ko rito. Ito, nakita ko ito oh. Ito. Angat na eh. Oh. Talagang ugang-uga. Putol na ito ah. Board? Ito yung transistor 5401. Na mga tanso sa board. Pre-drive yun eh. Ito, dito naman, checkin natin. Kung hiwalay na rin. Kung okay itong mga connection dito. Putol, oh. Sunog ang board. Kita nyo? Ugang-uga na. Mm-hmm. Ito yung pre-drive transistor. Na, okay. Kung hindi ako nagkakamali, linangan ko muna yan. 501. Parang okay naman ang kanilang repair dito. Walang umuuga. Okay. Ito. Ito ang aking gagawin. Ihihinang ko siya sa circuit. Kakayurin muna natin yung barnis.
Kakayurin ko itong varnish nito kasi itong circuit merong varnish itong tansong ito, mga manipis lang ang varnish nito para kumapit ang soldering lead. Kailangan matanggal yan. Kayurin yung varnish niyan. Oh, tanyo. Putol eh. Nakahiwalay na talaga yan. Putol yan, oh. Naku. Putol talaga eh. Oh. Parang ngipin na malapit ng matanggal sa gilagid eh. Kailangan malinis to para suwabe ang kapit ng soldering lead. Sinisilip ko. Putol nga. Ito oh. Putol sa circuit. Okay. Habang hinihinang ko po, magpa-plug po ako ng aking channel. Kung bago lang po kayo sa channel at na ngayon lang nyo napanood dito ang Nelfer Cabida, eh paki-subscribe naman po, paki-like at saka comment na rin para malaman ko kung tama yung aking gawa, yung mga comment nyo. Salamat sa mga habang hinihinang ko po ito, sana matapos nyo hanggang sa plug po muna ako ng aking channel. Kung ngayon lang po kayo napadaan sa aking channel, eh matyaga nyo panood, paki-subscribe naman po, matututunan din kayo. Pakitapos po ang video, mag-like at saka mag subscribe ay mag comment po para malaman ko kung okay po ba itong ginagawa ko, para maging masipag kami sa paggawa ng mga video ganito. Salamat po sa panonood nyo hanggang sa tapos ng panood. Naidikit ko na. Okay. Tingnan ko lang kung merong continuity. Dikit na kung siya kumuntak na. Kasi kanina siguradong putol yun, walang kontak yun dito. Ayun, ayan, kontak na siya sa kanyang testirin ko lang ha, testirin ko lang sa printed circuit. Okay na po yan, sana gumana na. Matibay na, hindi na umuuga oh. See? Testirin natin kung continuity na. Okay. Karugtong na. Kanina siguradong hindi karugtong 'yun, putol eh. Yo, ito oh. Palo, mag-voltage bias po ulit tayo. Good na yan. Tingnan natin kung ano ang pinagbago nung may kabit ko yung maring yan ang isang dahilan 5401 kung ang kabila. Ikakabit ko po yung mga connection. Okay po, pagkatapos nito ay mag-voltage bias po ulit tayo. Tingnan po natin kung ano ang pinagbago nung may dikit ko to. Yan ang matibay na oh. Kakabit ko po itong mga power supply. Oh. See? Okay, voltage bias ulit tayo.
Siyempre, kakabit natin yung mga connector. Ito yung power supply. Para po makapag-voltage bias tayo. Yung iba, nagtatanong, pagka nagbo-voltage biasing po ba, eh, naka-power on ang ampli? Opo, naka-power on po yan. Medyo masikip eh. Medyo masikip magbalik nitong mga ano, connector. Isasaksak ko na. Yan nga po, naka-power on po yan. Switch on. Yan ang ilaw. Okay, dito na tayo. Malalaman natin kung anong pinagbago. Ito yung wala kanina. Yan, 0 volts dito kanina. Yung apat dito. Istingin natin ngayon. Wow! Meron pong 0.3. Second, ganun din. 0.38. Third, ganun din po, 0.3. Ito po, 0.3. Good na. Ito yung good na channel eh. Ito, 0.4. Huwag na natin pakialaman to. Good naman ito eh. Yung kabila lang ang inayos natin. Diretso agad tayo sa audio testing. Audio test. Wala pa. Wala. Diretso na agad tayo sa audio test. Wala oh. Kabila. Meron. Wala pa rin tulog yung kabila eh. Pero na-okay na natin ang bias po sa output. Yung output natin, okay na ang bias, pantay na pantay. Pero ganun pa man sa audio test natin, wala pa rin yung kabila. Dito, meron akong nakita rito kanina eh. Ito, itong volume na ito, kung napapansin nyo, diretso-diretso lang ikot, wala lang stop. Oh, walang stopper eh, tuloy-tuloy eh. Papalitan natin, papalitan po natin yan. Ayon,
Tatanggalin po natin. Okay, tatanggalin natin to. Huwag po kayong maiinip, ganyan po talaga yung nagre-repair. Subaybayan nyo po at nang hindi ko na po ito i-speed pa, hindi ko na ito kakatin. Tingnan nyo na po kung ano po yung ating gagawin dito. Papalitan ko po yan ng volume. Tingnan nyo naman itong volume na ito. Walang hanggan ang ikot. Wala na siyang stopper eh. Palitan po natin ito. Thank you.
Volume 100K. Yan po, nakasalpak na. Hihinangin ko na lang. Ito po yung pinakang masarap na parte sa pagre-repair. Yung naghihinang ka. Ayan o. Umuusok. Pagkatapos po nito, ibabalik na natin yung mga connection para makapag-audio test na naman tayo. Okay na po, naihinang ko na. Ibabalik ko ang mga connection para sa audio test natin. Sasaksak ko na para sa audio test natin. Itong tester inilalagay ko sa 10 DC volt. At itong pula, itong itim, siya kung hinahawakan, itong pula ang isusundot ko dun sa test point ng audio. Meron. Okay na. Okay na po. Magkaiba lang ng tunog yon kasi malayo yung isang speaker at saka itong isang speaker ay malaki. Okay po.